God, we look to you. Welcome back again. This is Olan. Nandito po ako muli to encourage you, to stir up what's already in you, to grow again. Grow again by the grace of God. So, napakahalaga po na tayo po ay maging malakas at patuloy na maging malakas araw-araw. Sapagkat tinawag po tayo ng Panginoon, from strength to strength, from faith to faith, from glory to glory, not from strength to weakness. No, we are called by God to grow from strength to strength. Kaya naman napakahalaga po na tayo po ay makinig ng mga salita ng Diyos na magpapalakas sa atin, sapagkat ang pagkatawag natin ay mula sa itaas. We are called by God to grow. We are called by God to empower others. We are called by God to reach out and to advance His kingdom. Oh my God, may pusa. Anak, tabi mo na dyan. No. Oh my God. So anyway, tuloy-tuloy po tayo. Nasaan na ba tayo? So we are called by God to grow and to reach out to other people. Sa panahon po ngayon ay napakaraming mga nangihina, maririnig po natin na nagwo-worry, merong mga attacks, merong hindi makatulog, nagkakaroon ng insomnia. Alam niyo po, isa lang po yung kasagutan. Ang kasagutan ay nasa ating Diyos. I'm not saying that you are not looking or not praying and asking help from God, but I want you to be aware more of God's presence. Be aware of God's love and care for you. Not to focus on the other thing. Not to focus on the enemy. Not to focus on the distractions. But to focus on the Lord. Ito pong pag-uusapan po natin ay makikita po natin sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Makikita po natin dito na si Jesus ay pumasok sa isang village at doon ay na-welcome po siya ni Martha sa kanyang tahanan. At sa tahanan ni Martha ay dali-daling pumunta si Martha sa kitchen. Pinapasok si Jesus sa kanyang tahanan, maaaring pinagmalaki niya si Jesus sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya. At ang ginawa ni Martha, siya po ay pumunta sa kitchen para mag-prepare ng mga kakainin. No, naging abala po siya sa pagluluto. Tapos biglang nagsalita si Martha sa verse 40, makikita po natin dito. Sabi ni Martha, "Let me read this to you." Sabi po, "But Martha was distracted with much serving. And she came up to him." No, lumapit po siya kay Jesus at sabi niya, "Lord, is it nothing to you that my sister has left me to serve alone?" So, nakita niyo po yung attitude ni Martha. Dito po makikita natin na si Martha, she wants to impress our Lord Jesus. At makikita natin na meron talaga siyang attitude. Alam niyo po, hindi masama na tayo po ay magluto, mag-prepare ng kakainin. Dahil kung walang magmamarta, walang magluluto, paano po tayo kakain? Amen? So, makikita natin dito na okay po na mag-prepare. Pero yung heart, napakahalaga po niyan. Ano po ba yung nasa puso natin kung tayo po ay maglilingkod? Ang sabi rito, Martha was distracted with much serving. No, kanina may pusa si Hunter Pumalon, hindi po tayo nagpa-distract, talaga nagdire-diretso tayo. Dahil alam ko po na maganda po itong mensahe na to at naniniwala ako nakakausapin po tayo ng Diyos. At sa lahat po ng maririnig, makakarinig na sharing ko na ito, I just want you to be empowered. I just want you to stir up what's already in you. Nasa atin po yung boldness, nasa atin po yung kalakasan, at huwag po tayong mahiya na maging malakas para hindi lang para sa ating sarili, hindi lang para sa ating pamilya, kundi po para sa ibang tao na ngayon po ay nagsasuffer ng crisis na ito. So, may masama ba sa ginawa ni Martha? Wala. Wala pong masama sa ginawa niya. Pero ano po yung heart
napakahalaga po ng puso kung sa ginagawa natin. So, ginagawa lang ba natin to para magpasikat sa isang tao? Ginagawa lang ba natin isang bagay para makilala tayo ng maraming tao? Ginagawa ba natin yung paglilingkod sa Panginoon dahil may gusto lang tayong hingiin? Ginagawa ba natin ng pagdalong, ng gawain, pakikinig ng live stream or ng pre-recorded messages, o maging yung pagbibigay, o maging pag-abot sa tao, ginagawa lang ba natin ito dahil gusto natin magpasikat, o dahil sa naantig po yung puso natin doon sa narinig nating mensahe ng Panginoon? Alam niyo po, masasense niyo po sa isang tao kung puro at walang halong ibang intensyon ang pagdalo sa gawain, ang pagtulong, ang pag-abot sa maraming tao. Amen? Hindi yung you scratch my back and I'm going to scratch your back. Marami po akong mga kaibigan na talagang nag-abot ng tulong sa amin, mag-asawa, at kahit sa panahon ngayon, alam nyo po, wala po talagang kahit anong string attach. Wala pong ano eh, walang, alam nyo po yun, yung bang, Olan, bahala ka na, ganun. At kami na lang po yung gumagawa ng report because there is accountability. Amen. So, mapagkatiwalaan po tayo sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan po tayo sa mas malaking bagay. I believe that yung mga nakikita po natin na malalaking building dyan, niniwala po ako hindi po yan nagsimula sa malaki na agad. Nagsimula po yan sa maliit at lumaki. Kaya we don't despise the days of small beginning. Makareceive po tayo ng 1 kilong bigas, sineselebrate po natin yan. Makatanggap po tayo ng regalo, sineselebrate po natin yan. Kahit anong bagay na matanggap po natin na maliit, na galing sa mga tao, ito po ay sineselebrate natin. At kung yung iba naman ay nakakatanggap, we rejoice with them. Amen? So, yung attitude si Mary, at hindi po natin dapat yun makuha. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, eto po, tugon ni Jesus. But the Lord replied to her by saying, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Ulitin ko po, ang sabi ni Jesus, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Ano po ba yung mga bagay na para sa atin yung mga kinaabalahan natin na talagang naglayo sa atin sa Panginoon? Maari sa panahon ng krisis na ito, itong pandemic, itong COVID-19, maari yung COVID-19 ay higit na naging mas malaki, na magnify sa buhay natin kesa sa ating Diyos. Maaring naging mas malaki itong problema na to, at parang hindi na natin nakita ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Maaring natatakot tayo na hindi kumain, sino ang magsusupport sa atin, nag-iintay tayo ng ayuda ng government, nag-iintay tayo ng tulong ng barangay, kay kapitan, sa komunidad natin, o ng kapitbahay natin. Minsan alam niyo po mga kapatid, pag tayo po ay masyadong na-focus sa outward things, nakakalimutan natin yung inside, yung loob na mas higit na importante. Kapag ang loob po natin, ito pong heart natin ay maayos, ito po ay magmamanifest outwardly. Ito pong pandemic na to ay isang test na kung ano po yung nasa puso natin. Marireveal, ma-uncover, makikita kung ano yung nasa puso natin. Ito, tayo ba ay may kapanatagan? Tayo ba ay may kumpiyansa sa Panginoon na kahit sa ganitong krisis, alam natin ang Diyos ay aabot at magpo-provide sa atin. Alam natin na ang Diyos ay aabot at magpapagaling sa atin. Alam natin na ang Diyos ay patuloy nating maaasahan at masasandalan sa panahon ng krisis na ito. Ano po yung mga gumugulo sa atin? Ano po yung mga iniisip natin? Maaaring sa negosyo natin, hindi na tayo kumikita, paano natin mababawi? Wala namang kita, walang bumibili. Kung tayo po ay may business, wala tayong transaksyon, hindi tayo makakilos, wala tayong pera. Pero alam niyo po, isang natin dapat na makita sa panahon ngayon na ito yung panahon na kinakausap tayo ng Panginoon at may mga bagay na inaayos sa atin ng Diyos. Amen? Hindi po dito pinag-uusapan kung ano po yung
reliyon na kinakaaniba natin. Pinag-usapan dito, ano yung nasa puso natin ngayon? Tama po ba? So, kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa ating isipan, kung ano man yung bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, let me pray for you. Pwede niyo po bang ipikit ang inyong mata? Tayo po'y mananalangin. I want to pray for you right now. Let's pray. Father God, right now, in the name of Jesus, dalangin ko po sa mga nanonood ng message na to, I pray in the name of Jesus na abutin mo sila. Right now, if you need peace, I speak peace to you. If you need anything from the Lord, I just want you to raise your right hand and ask the Lord. Let that be a sign of surrender. Let that be a sign of worship and humility before the Lord. And while raising your right hand, I want you to say, Father God, I come to you. I come before the throne of grace, asking of your love, asking of your help, asking of your embrace. And right now, let me see the light and ask you to guide me. In Jesus' name, Amen. So if you pray that prayer, kung sumubay po kayo sa panalangin na yun, ang trono ng biyaya ng Diyos ay nakaabang sa atin at handang yumakap sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, that's why hindi niya tayo pababayaan. Ito naman po yung gusto kong makita nyo sa buhay ni Maria. Ang sabi ni Jesus kay Maria, there is need of only one. Ba't sinabi ni Jesus yun? Dahil kung babalikan po natin sa verse 39, ito po yung mababasa po natin. Ang sabi po ay ganito, and she had a sister named Mary who seated herself at the Lord's feet and was listening to his teaching. So kung mapapansin natin, si Jesus nagtuturo at itong si Mary ay nakikinig. So dalawa pong magkapatid na magkaiba ang focus. Si Martha nag-focus sa kung anong kakainin physically, pero si Mary nag-focus spiritually. So si Mary nag-focus siya doon, he feed on Jesus, he received from the Lord. He learned to hear from Jesus and he learned to receive from the Lord. Kumain po siya sa Panginoon, yung mga salita na yon ang nagbigay sa kanya ng kalakasan spiritually. Hindi po masama na alagaan natin ang physical body natin, but you have to take care first of your spirit. Dahil yung spirito po natin, ito po yung
basahin nyo ng mga 5 beses yung chapter and verse, mga verses na binigay ko, at hayaan nyo na kausapin kayo ng Panginoon. And I believe you will be strong from strength to strength, from faith to faith, from glory to glory. God bless you guys.